So we implemented the value added tax 2006. So 2009 ay nagkaroon ng malaking dagdag ang ira ng LGUs of 40 billion pesos at may bahagi ang SK doon sa irang yun. Kaya I hope narandaman nyo na yung SK budget ninyo ay lumaki itong taon. Yun ay dahil sa value-added tax 3 years ago. Kaya nagkaroon kayo ng dihamak, mas malaking pondo itong taon. At inaasahan ko na gagamitin ninyo itong dagdag na pondo para makipagbalikat pa tayo sa mga programa, hindi lamang para sa kalikasan, kundi na rin para sa laban sa kahirapan. Halimbawa, sa microfinance, during my administration, 150 billion pesos has been unleashed for microcredit. Malaking bahagi nito nanggagaling sa pamahalaan, umaabot sa mga micro-entrepreneurs, sa inyong mga barangay, sa pamamagitan ng cooperatives, NGOs, at rural bank. Ang isang pwedeng gawin ng SK, pwede rin yung gawing proyekto na tulungan yung mga young would-be micro-entrepreneurs na gumawa ng mga proposal para humiram sa mga micro-finance institutions. Yan ay isang pwedeng magawa ng SK laban sa kahirapan. Isa pang panlaban sa kahirapan ay yung conditional cash transfer, yung pantawid pamilya, na binibigyan ng tulong, maliit na allowance, sa pinakamahihirap na pamilya sa ating bansa. Right now, 700,000 yung beneficiaries na yon. Binibigyan sila ng maliit na allowance, pero may kondisyon. Dapat labing pumapasok ang kanilang mga anak sa eskwela at dapat lagi nagpapatingin sa rural health unit. Yung 700,000 na ito ay gagawin nating 1 million families, poorest of the poor, by the end of the year. Sana makatulong ang SK na subaybayan yung mga pamilyang tumatanggap para tiyakin na ginagawa nila yung kondisyon. Para tiyakin na talagang pumapasok sa eskwela yung kanilang mga anak at yung mga bata ay pumupunta sa rural health unit for check-up. In other words, maging bahagi kayo sa community monitoring team. Isa pang importanteng malaban sa kahirapan ay yung reforma sa lupa. Sa pamamahagi ng milyon-milyong ektarya ng land reform, mahigit 1 milyong beneficiaryo ng CARP at 700,000 na katutubo ay taas noong may-ari na ng sariling lupa. Maari makatulong ang SK sa kanilang mga pamayanan, lalo na sa isang proyektong inaasahan ko sa inyo at sinabi ko na rin yung isang taon, yung solid waste management, kung saan ang organic waste ay pwedeng gawing organic fertilizer. Magandang proyekto rin yan para sa kabataan, and that is also thinking green. At isa pa, dahil sa PhilHealth naman, sakop na sa PhilHealth, sa health insurance, ang 86% ng ating populasyon. Ngunit gusto kong paalala na ayon sa batas, ang dapat nagbabayad ng premium ng pinakamahihirap para sa PhilHealth ay yung local government. Inumpisahan ng national government bayaran ng premium para ma-demonstrate kung gaano nakakatulong sa mga cardholders itong PhilHealth. Pero sana, dahil ang SK nakaupo sa sanggunian, sana ang SK ipaalala sa inyong mga sanggunian na may tungkulin ang local government ninyo na bumayad ng premium ng pinakamahihirap na mamamayan ninyo para manatiling kasapi ng PhilHealth. So yun ang iba't ibang pwede pang magawa ng mga SK sa ating laban sa kahirapan. Para sa mga kabataan naman, we have created the National Youth Service Corps
and the Youth Conservation Corps, coordinated by the National Youth Commission, some of whom are present here today, to provide jobs and livelihood opportunities for those aged 18 to 24. Diba, sakop ng jurisdiction ng SK yung mga edad na yun. And right now, more than 15,000 young individuals are working under both programs. Sana makipag-ugnayan ang Youth Commission at ang SK para maging matagumpay pa rin itong programang ito. So, ang dami natin dating pwedeng magawang magkasama. At yung sinimulan yung reforestation ay sana tuloy-tuloy pa rin itong taong ito. I thank you for your continuing support. When I look at you, I see not only that you are thinking green, I see determination and enthusiasm in your faces. I see sound leadership. I see hope. I see a brighter future for your generation. Kayo ang mga muka ng kinabukasan. At ako bilang isang lola na, ikinararangal kong makibalikat kayo, mga kasapi ng SK. So muli, maraming salamat sa ating pagkakasama, sa ating mga reforma. Mabuhay ang kabataan, mabuhay ang kalikasan, mabuhay ang laban sa kahirapan. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you very much, Madam President.